Ha? Okay na muna. Okay na, patay. Anong masasabi mo, boss? Ayos. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel, Barako Dos. Ang issue ng motor ni boss, hinila na lang at blackout na. Wala yung mga panel, busina na. Lahat wala. At sa pagtro-troubleshoot ng ganyang issue, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat may guide tayo o step by step, tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. Itong Barako Dos ay battery operated. So, ang tutumbukin natin dyan, para sa kanyang sira, baklasin na muna natin yung kanyang side cover. At dito sa kanyang battery, may makikita tayong positive terminal. Dito sa kanyang positive terminal, gagamitan natin ang test light yan. Dapat iilaw po yung kanyang battery. Lagay natin yung clip sa negative. O dapat iilaw to. So yan mga idol, umilaw yung kanyang test light. Pero bakit kaya ayaw umandar? So pag ganyan na umilaw, i-check natin yung kanyang high tension wire dun sa kanyang spark plug kung naglalabas ng kuryente. At dito sa kanyang high tension wire, aalamin natin kung naglalabas ng kuryente. I-on na muna natin yung kanyang susi. Tapos papatadyak natin kay boss. May starter ba ta? Teka sandali, check natin kung maglalabas ng kuryente. Sige, push button mo. Ay, sige, itadyak mo muna. Sige, walang kuryente oh. Gamit yung ating test light, lagay natin yung clip sa negative. I-check na muna natin yung kanyang fuse dahil sinasabi ni boss, walang busina, walang flasher, at wala lahat. So yan, meron dito sa kabilang terminal, sa kabila. So wala. Automatic blackout yung kanyang fuse box. Ayan o. Blackout. So try na muna natin magpalit. So magpapalit tayo ng fuse. O yun o. Parang nagwawala. Nag-spark. Check natin. Yon, meron sa kabila. So meron, good na yung ating fuse. Check natin kung magkakaroon ng busina. May busina na. May mga flasher na. Ngayon mga padreng, ang discarding malupitan dyan, hindi porket nagpalit tayo ng fuse, eh okay na yan. So ang tanong natin dyan, bakit nga ba pumuputok yung fuse? So dalawang dahilan yan. Minsan yung fuse eh mahina na, hindi na kaya yung load. Pangalawa naman, eh grounded. So kalimitan, kaya pumuputok, grounded. So paano ba natin matitrace kung grounded? So tanggalin lang natin tong positive terminal ng battery. O tanggalin natin to. Tanggalin lang natin yung positive terminal. O, tsaka natin itap dyan yung clip ng ating test light sa positive. So nakapositive yung ating test light, syempre. Ang hahanapin natin ay negative. Lahat ng iilaw, nagsisilbing negative. So, yan. Yan. Lahat ng iilaw, mga padreng, negative. So, ito, positive terminal ito. Once na umilaw yan, ibig sabihin, napasukan po yan ng negative. Dapat yan, hindi iilaw. So, itry natin, dapat hindi iilaw. So, mapapansin nyo mga padreng, ha. Umilaw. Ayan, o. So, ibig sabihin, grounded yung kanyang positive terminal. So, yun nga, mga padreng, antindi ng kanyang grounded. Oh. So, ang gawin natin, syempre, itong terminal na yan papunta doon sa ating starter relay. So, tanggalin natin yung kanyang battery para ma-expose natin yung kanyang starter relay. So, dito, mapapansin nyo yung red wire. Yun siya, oh, pumunta siya sa starter relay. So, i-check na muna natin. Tanggalin ko na muna to.
So yung mga padreng, ang una nating step, tanggalin natin yung kanyang relay. Tapos ilagay natin yung negative dito sa kanyang negative ng battery. Ilagay natin dito. Pakihawak mo nga yung relay, ganyan. Ayan. Ito na lang battery, ganyan. So yung ating test light clip nasa positive. Check natin, dapat iilaw. So i-check uli natin to, yung positive terminal. Tinanggal natin yung starter relay. So yan, umilaw. Ibig sabihin, hindi grounded yung kanyang relay. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung kanyang headlight para ma-expose natin yung kanyang susian. So, tanggalin lang natin yung headlight. Natanggal ko na yung kanyang tornilya. So mapapansin nyo yung kulay white. Ito yung galing doon sa ating fuse box. Yung kulay brown na ito naman yung accessories wire na kapag sinusian natin, ibabato ng white yung supply dito sa ating brown. So ang gawin lang natin, galaw-galawin lang natin dito. Pwede rin natin tanggalin kasi wala namang kinalaman tong susian dito sa connection nito papunta sa ating fuse box. So balik tayo dito sa kanyang positive. Balik tayo dito sa positive. Check natin yung kanyang positive terminal kung iilaw pa rin. So mapapansin nyo, hindi na umiilaw. Balik natin yung kanyang relay. Check uli natin kung iilaw. So wala pa rin. Ayan o, hindi pa rin siya umiilaw. Gawin natin, ibalik natin yung socket ng kanyang susian. Balik natin yung socket ng kanyang susian. I-check natin yung kulay white na wire. Nakapositive yung clip. O, dapat hindi ilaw. So yan, nawala na yung grounded. So yung mga padreng, wala namang problema dito. Wala namang bakbak. So nawala na yung kanyang grounded. So interview natin si boss. Baka may posibleng iba nangyari. Boss, may nag-short ba rito? Nag-init? Nag-loose? Dito sa placer niya, nag-grounded. Dito, nag-grounded dito? Dito. Parang may umusok po. Paano mo nasabi nag-grounded? Kahit na naka-off siya, tumutunog. Kahit nakapatay, tumutunog. So, yun. Kanina mga padreng, so grounded na grounded yung ating positive terminal. So, tinanggal natin yung headlight. Binatak lang ito. So, umukay naman siya. So, nawala yung grounded nung nagalaw natin dito. Ngayon, sabi ni boss, nag-grounded daw dito. So, gawin natin, magpapalit tayo ng fuse na manipis yung hibla. So, gagawa lang tayo ng fuse na manipis yung hibla. Tatry natin kung puputok pa yan. So, yung mga padreng, binuksan lang natin yung kanyang headlight. Tinanggal yung socket. Nawala na yung kanyang grounded. Tapos, sinasabi ni boss, kahit hindi naka-flasher, nag-blink. So ngayon, para matrace natin kung grounded pa rin siya, itong pumutok natin na fuse, lalagyan lang natin ng maliit na hibla. So try natin kung puputok. So gagawa muna tayo. O ganyan lang. Saka natin isuot dito sa kanyang fuse box. Suot natin dito. Try natin kung puputok yan. Pag di pumutok, ibig sabihin, wala na yung grounded. Posibleng may dumikit lang dito sa kanyang switch. So yan, nakakabit na yung kanyang improvised na fuse. Ngayon isunod natin. I-try natin i-on. So dikit na muna natin yung kanyang positive terminal. Tap ko na muna to. So yan, tinap na natin sa positive. So yan, nag-on na pala. Try natin. Galaw-galawin natin. Okay. Tapos, galaw-galawin din natin dito. Ganyan lang ang diskarte, galaw-galaw. Tapos dito, galaw-galaw natin. Di ba nababasa to? Nababasa. Nababasa? Nauulan. Nauulanan daw, mga idol. So, syempre, pag nauulanan, pag nauulanan yan, etong ating busina, negative trigger yan. So, samantala, etong ating flasher relay,
positive po yung pumapasok dyan. Ngayon, may posibilidad na yung negative. Yung tubig, conductor yan. So, pwede mag-short. So, try natin galaw-galaw. Busina tayo. Ayan, o. Ayan. Okay naman siya. Busina. Try natin mag-headlight. Naka-headlight ba yan? Hindi okay lang. So, pagpipindutin natin yung mga switch kung mag-grounded. So, okay pa rin. Ito ng starter. Okay, good. So, ayan o. So, ang issue nito, na-blackout lahat, nawala ng kuryente. So, dito sa kanyang fuse, okay naman. So, ibig sabihin, may kinalaman din yung tubig. Dahil nabasa, pag nababasa kasi yan, minsan may tendensing na nag-short. So, nagpalit na tayo ng maliit na hibla, pero hindi pa rin pumuputok. Samantala, no, sa unang video, tinanggal natin to. Malakas yung supply nung negative dito. So, tinuntun natin dito sa kanyang dito. Wala naman ako nakitang putol. So, ayan, natanggal na natin yung screw. So, check natin. Oh, may sapin pa. Ang sinasabi ni boss, dito, madalas daw na bababad sa ulan dito. So, nabababad sa ulan, pero nung chinek ko, wala naman siyang mga bakbak. So, possible na yung mga connection sa loob dito. Minsan, cause yan kung bakit nag-grounded kasi gaya ng ating headlight, positive po yung pumapasok dyan. Kaya, kinikwento niya, pag nag-headlight na, pumapalya-palya yung kanyang headlight, ganun din yung flasher, kahit nakapatay, nagpa-flasher. So, dahil nga sa pagkabasa. So, dapat talaga nakasilong yung ating motor o kahit takpan lang natin. So, babalik na natin to. Check natin doon sa kanyang positive terminal kung grounded pa rin siya. Tapos, babalik na natin lahat yung kanyang battery. So, yung mga padreng, naibalik na natin yung kanyang battery, yung kanyang headlight. So, i-check natin to yung kanyang positive. Kanina sa unang video, napakalakas ang ilaw. So, naka-positive yung ating clip. Lahat ng iilaw yan, magsisilbing negative. Ayan. Dito sa body. Ayan, oh. So, ngayon, itong terminal na to, siya yung positive terminal. So, dapat hindi ilaw. So, try natin. So, yan. Quality, oh. Mga idol, oh. Hindi umilaw, oh. So, ibig sabihin, nasolusyonan na natin yung problema ng motor ni boss. So, bakit kaya nagputol ng fuse? So, syempre, napaka-importante na interviewin natin yung mga customer. So, eto, minsan nabababad daw sa ulan. So, chinek ko, wala naman siya mga putol. Kanina, parang may mga moisture. So, syempre, nagkakos ng, nagkakaroon ng grounded dito, yung negative. Eh, dumidikit dyan, kagaya dito. Eto, pansinin nyo mga idol, oh. Pansinin nyo, negative yan. Ngayon, eto, kung mapapansin nyo mga idol, kung bakit ko sinasabing nagkaroon ng grounded. Etong mga yan, oh, yung kulay orange. Yung kulay orange, yung green, mga positive po yan. Siyempre, pag dinikit po natin ganyan, dito sa body, tingnan nyo, ilaw, oh. Diba? Bakit tumiilaw? Kasi negative po yan. So, nakita kong problema dyan. Dito dahil sa pagkabasa niya. Ngayon, pansinin nyo, ano ba yung main cause kung bakit nag-short? So, basic na basic lang yan mga idol. Pansinin nyo to, yung uka niya. So, pag pinasok natin ganyan, mga padreng, yung kulay orange, eto yan o, oh, orange, ayan o. Oh. Positive po yan. So, ipapakita ko sa inyo na positive yan. Gamit yung ating test light. Iilaw yung brown, itra-transfer niya rito. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ngayon, ang nangyayari mga idol, didikit ito yung orange dito. Oh. Dito. So, nag-grounded. So, kung mapapansin nyo mga idol, ang sikreto dapat dito, may balot ito ng tape. Balutan nyo lagi ng tape to. Pag binabalik nyo para hindi kumonekta ito yung ating flasher. Ayan o. Pag dumikit yung orange dito at nabasa, nagkakaroon ng contact dyan,
puputok yung fuse, automatic, titirik talaga. So, papakita ko sa inyo na positive itong orange. So, papakita ko sa inyo, babalik ko na muna itong positive terminal. So, yung mga padreng, ang gagawin natin, naka-on yung susi. Yung brown, lipat tayo sa negative. Papakita ko sa inyo na positive yung orange. So, umilaw dito. Ayan o, positive yan. Ngayon dito sa kanyang switch, pakita ko sa kanya sa inyo. Ito, ito, ito. Yung kanyang switch, yung kulay orange. Tingnan nyo mga idol o. Okay, so confirm natin mga idol. Ngayon, nag-uulan, nababasa. Pag binalik natin itong ganyan o, didikit dito. Kaya mapapansin nyo yung manibela dati ng barako, pinturado siya, makapal yung pintura. Yun po yung technique nun. Ngayon kung gagamit tayo ng stainless na manibela, balutan natin yan ng electrical tape. So sa pagkakataong yung mga idol, good na yung motor ni boss, ala ng grounded, itry na nating paanda rin. So yung fuse niya, yan pa rin improvised pero papalitan natin yan. So kanina, hindi umaandar yung motor ni boss. Try natin ngayon kung under na, paki-start mo nga. So, ang issue nito, ayan o. One click o, mga idol o. Diba? Okay na muna. Okay na, patay, patay. Anong masasabi mo, boss? Ayos. Ayos, ayan. Mga padre, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Shout out sa Almasintoda. Ayan, mabuhay po kayo.